In this video, tatalakayin natin ang mga maling diskarte na common na nangyayari sa online job interview process at paano ito pwede ayusin. Pag-uusapan natin kung anong preparasyon bago mag-job interview, pati na rin ang mga common job interview questions at anong mga mali at tamang diskarte sa pagsagot ng mga ito. Welcome back sa RFW TV, ang karamay mo sa iyong hanap buhay digital. Marami na rin akong naranasan na palpak na job interview. Kaya isi-share ko sa iyo ang mga kapalpakang ginawa ko para hopefully maiwasan mo ito na mangyari sa iyo. Unang maling diskarte, coming to the job interview unprepared. Ngayon na nakapasa ka na sa initial screening process, you should treat the job interview as your elevator pitch to your employer. It's your opportunity to sell yourself and convince them that you are the best pick for the job. Gets naman, nakakakaba, pero just change your perspective. Hindi ikaw yung nasa depensa, ikaw yung nasa opensa. You want everything to go right, so ang opensa mo is to always prepare well para maiwasan ang bad impressions at unwanted scenarios. Sunod na maling diskarte, not researching about the company, the job position, and the company culture. Ito'y connected sa unang maling diskarte. Dapat, bago ka pa mag-apply, alam mo na kung anong pinapasukan mo. So, brush up on the job requirements. Kasama na rin dito ang expectation sa trabahong gagawin mo. Kaya, take the time to go to their website and social media pages para alam mo ang tungkol sa employer at sa kanilang company culture. Pag ginawa mo lahat ito, magkaka-idea ka na ng kung anong importante para sa trabaho at kung paano mo ibibida ang iyong sarili. At best sa lahat, magmumukha ka talagang excited mag-join ng kanilang team. Maling diskarte number 3, not arranging your interview location. Kasama dito ang lighting, ang background, and your clothes. You want to give a good first impression, kaya dapat siguraduhin natin that you look as professional as your resume. Pick a well-lit place, yung naliliwanagan ng ilaw o ng araw. Pero iwasan mo yung may glare sa camera. Use your best microphone. And lastly, pick a neutral backdrop like a plain colored wall or a video filter with a similar effect. Maling diskarte number 4, not conducting a tech run and setting up backups in case of problems. Tulad ng sabi sa Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong. One day bago mag-interview, i-check mo ang internet connection mo, pati na rin yung access mo to Skype, Zoom, or kung anong video platform ang gagamitin sa interview. I-test mo din ang webcam mo, pati na rin ang mic in that same video platform. At para makasuper sigurado ka, ulitin mo ulit 1 hour bago ng interview. Tapos, prepare your phone as a Wi-Fi hotspot or backup interview device para meron kang alternative kung magka-problema. Maling diskarte number 5, not double-checking the time zone of your interview. This surprisingly happens a lot to beginners. Minsan, nakakalimutan natin na pwedeng magkaiba tayo ng time zone ng interviewer. Usually, may time zone conversion naman sa video call invite. Pero kung wala, huwag kang mahiyang i-clarify with your interviewer. At kung kailangan mong mag-convert ng time zone to Philippine time manually, madali lang ito i-check by Google searching the time zone plus the time in the Philippines. Maling diskarte number 6, not preparing for the job interview questions. Sa totoo lang, walang fixed template ang job interviews. Pero, madaming mga common questions na tatanungin sa'yo regardless of the industry or position. Dahil dito, pwede ka gumawa ng kodigo o ng cheat sheet mo so you can prepare how to answer certain questions in advance. And since hindi ito face-to-face interview, you can take advantage of the fact na pwedeng may reference ka somewhere off-camera na hindi mahalata ng interviewer. Pero syempre, hindi substitute ang kodigo sa pagiging confident, thoughtful at quick sa iyong sagot. Hindi mo nga siya kailangan gamitin
pwede mo lang siyang ituring na panic button sa mga panahon na biglang na mental block ka. Speaking of common interview questions, tingnan naman natin ang mga kadalasang maling diskarte sa pagsagot ng mga ito. Pero bagay natin yung pag-usapan, kung nagugustuhan nyo ang ganitong klaseng content, hit the like and subscribe button. Malaking tulong para sa amin ang inyong suporta. So paano nga ba dapat sagutin ang mga mahirap na job interview questions? Common question number 1. Tell me something about yourself. Ang maling diskarte, yung pagsagot ng favorite food mo, anong oras ka nagising, at iba pa. Ginawa ko na din natin yan. Sabi ko, magaling ako mag-Mobile Legends. Pero sa totoo lang, walang pakialam ang mga employers sa mga preferences at drama natin sa buhay. Ang gusto nila, yung makakapagpaginhawa ng kanilang workload. So, ang i-share mo ay yung mga experience mo na relevant sa job. Pwede ka naman mag-share ng non-work experiences. Basta marerelate mo kung paano sila mag-a-apply sa trabaho. Lalo na kung may mga significant kang positive traits at experiences na hindi makikita sa iyong resume. Common question number 2. What is your greatest weakness? Maling diskarte, yung pagsagot ng wala akong weaknesses, o di kaya magsasabi ka ng weakness na hindi mo actively inaayos or isang weakness na hindi mo kayang gawing strength. For example, sabihin natin na ang weakness mo ay short attention span. Maling diskarte na doon na magtatapos ang sagot mo. Kasi pwede mo sabihin na pinaghuhugutan mo itong weakness mo as a source of your strengths. Tulad na lang ng ganito. Dahil maiksi ang iyong attention span, pwede mong sabihin na you find ways to juggle multiple priorities efficiently so that you can finish everything quickly without sacrificing the quality of your work. O, diba? Konting kembot lang ng weakness na bida mo na yung sarili mo. At marami pang ganitong klaseng example na kung saan ang iyong greatest weaknesses ay pwede mong source ng strength. Quick to react, you're decisive. Like working alone, you're an independent worker. At marami pang iba. Lastly, avoid mentioning weaknesses that are directly related to the job. Example, you're being interviewed for a sales job. Siyempre, dehado ka kung sasabihin mo na you're a bad salesman. So, iwasan mo lang yung mga ganun. Common question number 3. What are your greatest strengths? Ang maling diskarte, yung pagbigay ng strengths na walang kinalaman sa work or pagyabang lang ng strengths without having the evidence to back them up. Kapag tinanong ka nito, chance mo na to put your best foot forward. Ang i-highlight mo yung mga strength na especially applicable for the job, lalo na kung medyo kulang ang iyong hard skills at technical knowledge. For example, kung sakaling kulang ka sa technical skills, pwede ang i-highlight mo na lang is how fast you can learn and adapt. Pero syempre, ang best way to show your strengths ay sa paggamit ng kwento. Kunyari, gusto mo sabihin na natural problem solver ka, kwento mo kung paano mo nagamit itong strengths mo to attain your greatest achievements. Common question number 4. Paano kung may tinanong sa iyo na hindi mo alam ang sagot? Ang maling diskarte, yung matatameme ka na lang sa kaba or straight up lying. These are your worst options. Kapag mahigpit ang interviewer mo o kusang kulang pa lang talaga ang iyong experience, pwede talaga magkataon na tanungin ka ng isang bagay na hindi mo alam sagutin. Okay lang yan, kalma lang. You can buy some time by number 1, asking for further clarifications, or number 2, verbalizing your thought process. Dadating din ang sagot sa iyo. So, you can now try to answer the question. At pro tip, kung wala ka pa rin maisip na sagot, subukan mo i-redirect ang tanong papunta sa isang bagay na kaya mong sagutin. Example, kung tinanong ka, do you know how to use Photoshop? Pero di mo ginagamit ang Photoshop, pwede mo sabihin, your experience in using other image editing apps that can get the job done. But, you're open to learning Photoshop if needed. Common question number 5. Do you have any questions for us? Ang maling diskarte, not asking anything. It's a given that your interviewer wants to know if you'll be a good fit for the company.
Pero you should remember that the hiring process is a two-way discussion. This is also your chance to know if you also want to work for them. Ito ang opportunity to learn more about the company culture, to ask clarifications about the job description, at iba pa. And if you've done the research, you'll most likely have questions. Kung ma-mental block ka bigla, just go with the tried and tested, what does a typical workday look like? These questions show the interviewer that you're genuinely interested to work with them and you're eager to find out as much as you can about the job and the company so you can work as best as you can. And the last bonus tip is be true to yourself. Ang maling diskarte kasi dito is yung pagsinungaling during the job interview. Kahit desperado ka na to get the job, it's not a good idea to blatantly lie during the interview. Lalo na if you're boasting about fake achievements. Kasi pag nalaman ni employer na wala ka namang ganung skills, pwede kang mapag-initan ng iyong boss and at worst, masisanti agad. This could even have negative effects sa iyong career, lalo na if your employer leaves a review when you were hired through the usual online job platforms like Upwork and OLJ. Kaya be honest with the job interviewer. You can refer to our previous examples on how to answer these really hard questions. Yung pagsisingaling kasi, dehado ka pa dyan. Pero kung pumasok ka sa job interview nang prepared sagutin kahit anong hirap man ng tanong, papakita mo na kaya mong humarap ng adversity. At mga kadigi, ngayong handa ka na para sa mga online job interviews, pwede ka na sumabak sa pag-apply online. Kung di ka pa sigurado sa gusto mong career, you might want to check out our video on 18 popular online jobs for beginners para magka-idea ka. Sa video na nasa screen, tinatry natin sagutin ang pinaka-common na question ng mga beginners, ang where do I start?